Dalawang panibagong petisyon laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ang inihain kanina sa Korte Suprema. Ayon sa samahan ng mga progresibong kabataan o SPARC, naghain sila ng petition for certiorari and prohibition upang ideklarang walang basihan at labag sa saligang batas ang pinaplanong hero's burial kay Marcos. Dagdag nila, posible umanong abuse of authority ang paglalabas ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ng memorandum para sa pagpapalibing kay Marcos. Batay raw kasi sa Republic Act 289, tanging ang Board on National Pantheon lang ang dapat na maglabas ng ganitong memorandum. Ayon pa sa mga petitioner, diskwalipikado si Marcos na ihimlay sa libingan ng mga bayani dahil kabilang daw siya sa mga dishonorably separated or discharged from the service. Taliwas din daw ang paglilibing kay Marcos sa Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao nung kanyang termino. Wala pang reaksyon ang DND tungkol sa petisyon pero dati na nilang sinabing ipinatutupad lang nila ang anilay verbal order ng Pangulo. Bukod sa petisyon ng SPARC, naghain din ng petisyon si dating Senador Gerson Alvarez at mga dating opisyal ng gobyerno, artist at professional maging civic leaders. Ayon kay Alvarez, maraming nagawang labag sa batas sina dating Pangulong Marcos. Marami ring Pilipino ang hanggang ngayon ay nagbabayad ng utang dahil sa mga anilay kapalpakan ng dating Pangulo. Sa komento namang isinumite ng mga naiwan ni dating Pangulong Marcos, iginit nilang may karapatan ang dating Pangulo na ilibing sa libingan ng mga bayani. Nasa kapangyarihan daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipag-utos ang paglilibing kay Marcos doon. Bukod sa pagiging dating Pangulo, may certification din si Marcos mula sa AFP na nagsilbi siya noong World War II at tahuli pa ng Japanese Army. Hindi rin daw napatunayan ang mga human rights violations na ginawa raw ni Marcos. Giit naman ng Solicitor General sa kanilang komento. Hindi ginagawang bayani si Marcos kahit inlay siya sa libingan ng mga bayani. Hindi rin ibig sabihin ito na pinatatawad na siya para sa mga nangyari noong martial law.